the Associate Director, Coach Erica May Samonte! Ayan! Ayan, so hello, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Thank you po sa ating napakagandang presenter na si Coach Angelina, and thank you din po sa ating gwapong host, ayan, Coach Nico Durot. Ayan, so before I start, my name is Erica May Samonte from Team Universal Champions. Ayan, so konting story lang po tayo. So to begin with, way back 2018, ayan, so wait lang po natin slides. So, way back 2018 is sumasama na po ako dito sa office po natin. So, for those who doesn't know, bali, pinsan po ako ni Mentor Francis Aladano and ng mga lodi po nating Aladano Brothers. Ayan. So, ayan po. Nakikita ko na po kung gaano po kaganda yung business po natin. And sinabi ko din po nun sa mother ko na why not, pag-graduate ko po ng college is gawin ko na po si Sante, which is nakita ko po kung kano po kaganda yung kitaan po dito sa Sante. Hanggang sa, in that year din po, sinubok po ako ng produkto po natin. And syempre, sinubok din po ako ni Lord. So, in 2018, is ayan, muntik na po ako magkaroon ng blood cancer. And as you can see, is ito po na magapo yung kamay ko and yung mga braso ko po. And at the same time, is yung, pati na din po yung binti ko. So, nagkaroon po ng mga dark spots sa binti ko po and sa iba't ibang parte po ng balat ko. And as you can see, is ayan po, namaga din po yung iba't ibang parts po ng mukha ko. Ayan, para na pong sinapak, di ba po? Ayan. So, ayan, as you can see, yan nga po, nagkaroon po ng mga dark spots and namaga po yung iba't ibang part po ng mukha ko. And ito din po yung mga IG story ko po noon that time. And hindi ko po kinahiya na nagkaroon, muntik na po ako magkaroon ng blood cancer. And yung mga naranasan ko po noon. Kasi nga po is, magagamit ko din po pala siya ngayon as my testimony. Ayan, so, ayan po, nakikita nyo po dyan is breakfast in bed. That time po, dumarating na po sa point na yung kinakain ko po, isa hinatid na lang po sa bed ko po. Kumbaga, parang naging bedridden po, ganyan. And hindi na rin po ako nakapasok sa school. Ayan, sinabi rin po ng mother ko na why not nga daw po na huminto na daw po ako sa pag-aaral. And naisip ko po nun na graduating po ako from senior high school. And bakit nga po ako hinto? Okay. And ayun nga po, nagtuloy-tuloy lang po ako. And ayan, so napag-desisyonan po naming magpa blood, live blood analysis. Ayan. So, as you can see po, ito po yung ating normal blood cells. And, ito po yung blood cells ko po. Kumbaga, is wasak-wasak po siya. And, hindi po siya, malayo-malayo po siya sa normal blood cells po natin. And, narecommend po sa akin noon na in 2 weeks is mag, every 4 hours po ako nang inom ng barley po natin. So, nung mga nauna po is, nagtitake po ako ng barley po nun, pero hinihinto-hinto ko po siya, which is mali po pala. And, ayan, so, nung December 13, 2018, ayan po, as you can see, sino ba namang pumuupo sa armchair na nakatas yung paa? Paa, bali, yung binti ko po is nandun po sa armchair. And, that time po is Christmas party po namin, and para po ma-relief po yung pain na nararamdaman ko po is yung pananakit po ng binti ko. Yan po yung way ko po para patawa-tawa lang po ako niyan, pero that time sobrang sakit na po talaga ng binti ko. And po, as you can see sa mga photos is nung panahon po na yan, tinuloy-tuloy ko lang po yung pag-inom po ng barley. So, kung dati hinihinto-hinto ko po, ngayon po kahit anong mangyari po na nagsabay-sabay na po yung sakit, na magapo yung binti ko ulit, and yung mga dark spots po. Ayan, so, bali, nagsabay-sabay nga po yung sakit, tinuloy-tuloy ko lang po. And dumating po yung December, yan, Pasko and bagong taon, is nagtuloy-tuloy pa rin po akong pag-inom ng barley. And
in January 2019 is, ayan, na-celebrate ko po yung debut ko. And as a celebration na din po sa aking healing journey. Ayan, so kung dati, hindi, muntik na po hindi matuloy. Ayan, so ngayon, ayan, natuloy na po siya. And in that month din po, January 2019, is nakapunta po ako ng Salvo, which is yung 11th anniversary po ni Sante. Ayan, so ang laki po talaga ng pinhet ko po ng that time. Ayan po, nakikita niyo po. And good news, in April 2019, is nakagraduate po ako ng senior high school. Ayan. So, despite na gusto po akong pahintuin, and tinuloy-tuloy ko lang po, and ayan, ang bonus po doon is nakagraduate pa po ako. And ayan, now, I am doing the business to help and inspire more people na din po. And also, sharing my story, parang din po mas marami pa pong ma-inspire and mabigyan ng karagdagang hope na rin po sa mga karamdaman nila. And ayan, nito lang pong June 2023 is nakagraduate na din po ako ng college. And gaya po ng sinabi ko po noon na gagawin ko po si Sante pagka-graduate ko po ng college. Ayan, nandito na po ako sa harapan po ninyo. Ang full-time, ayan. Full-time na dito kay Sante. So, hindi ko na po inisipan pumasok sa mundo ng employment. I'm not against employment po. Pero dahil nga po nakita ko na yung opportunity kung gaano kaganda yung binibigay ni Sante, kung gaano kaganda yung produkto ni Sante, is ito na po talaga yung tinuloy-tuloy ko. And as you can see, yan po yung parents ko. And testimony din po sila ng produkto. And yan yung mother ko po, is may goiter po siya dati. And yung father ko naman po is nagkaroon po siya ng sakit sa puso, bali yung nagbara po yung ugat niya po sa lungs, papunta po sa puso. And nagkaroon din po siya ng heart enlargement. And ang nakakatuwa po doon, ayan, kasama po natin sila ngayon. Ayan. And ang isa sa pinakamalaking natutunan ko po noon that time is ito po, na everything happens for a reason. You just need to live it, love it, and learn from it. Kumbaga, sa lahat po na nangyayari po sa buhay natin, kailangan lang po nating lahat intindihin na lahat po nangyayari ng yon is may dahilan po kung bakit nangyayari. And based on my experience, ayan, so kung dati iniisip ko lang po yung kitaan dito kay Sante, ayan, so mas magkakaroon pa po pala ng deep or mas malalim na dahilan bakit kailangan ko pong gawin si Sante, which is para na din po ma-inspire yung ibang tao and may pakita po sa kanila kung gaano kaganda yung ating produkto. Ayan. So, with that, ayan, I am very thankful. Again, I am Erica May Samonte, a proud Sante Barley testimony and will forever be on grass. Thank you. Once again, let's give it up.